Hello everyone! Good morning! Today is Tuesday, January 11, 2022. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po? Nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Good morning po sa inyo, mga kapatid. At nawa ay patuloy na tayo po'y maglingkod sa Panginoon. And because of God's grace, because of His grace, tayo po ay patuloy na ginigising niya, binabangon niya sa umagang ito upang minsan pa makita natin yung liwanag ng araw, makita natin yung kabutihan niya at patuloy na pinapadama sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Good morning po sa bawat isa. Pakishare lamang po itong video po natin at para po sa mga ibang mga kapatid, sa ibang mga kakilala po natin, makapag-ministry po tayo. At doon po sa mga kapatid, sa inyo po, baka hindi pa po kayo nakakapag-ano po sa subscribe. Kasi itong video po natin, tinatransfer ko po ito. Ano po, mamaya itong video po natin, itatransfer naman po natin mamaya sa YouTube. Ano po, para, you know, para lumawak yung ating network, yung ating, of course, yung scope ng pag-share ng salita ng Panginoon. So, yun po. Kaya doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede nyo po bisitahin po yung ating YouTube account channel doon po sa YouTube, Gilbert Abella TV. Yan. Andun po lahat ng mga videos. Marami pang hindi pa na nai-upload, pero ginagawa ko po siguro mga dalawang videos ng devotion natin o tatlong videos ng devotion natin. Araw-araw nilalagay natin doon, mga kapatid, para nang sa ganun, hindi po siya mawala ba? Parang ganun yung po yun. Kaya pakishare lamang po ito, mga kapatid, at ganun din, pakisubscribe po. Kung may pagkakataon po kayo mamaya, please subscribe po dun po sa YouTube account natin po, Gilbert Abella TV. Tapos, ma-hit nyo lang po yung bell button po doon. Tapos, yan, yung mga notifications, yung mga videos po natin. Ito, especially yung pong ano natin, ang content po natin dyan po, it's all about ministries. Ano po, yan po yung laman ng natin, ng YouTube account na po, mga kapatid. It's all about ministries, devotion. Yan po yung laman po doon, mga kapatid. So, paki-ano lang po, visit lang mamaya, tapos paki-subscribe na rin, mga kapatid. God bless po, mga kapatid. At of course, syempre, binabati po natin ang mga kapatid natin na nandito. Sister Elisa Santos Bacod from Pasig COC. Yan, good morning po sa mga taga-Pasig Church of Christ. Pakipromote lang po itong ating devotion at pakipromote na rin po yung ating YouTube channel, mga kapatid. Ano po, purihin ang Panginoon at God bless po sa bawat isa. Si Sister Corazon Tumeldan, Sister Tumaso Corazon Tumeldan, good morning po sa inyo. God bless po at pagpalaid po kayo ng Panginoon. Si Sister Doyet Doy, Sister Doyet, good morning po. Kamusta po kayo dyan, Sister Doyet? I think parang good evening yata po sa inyo dyan. Ano? Good morning po, Sister Doyet. God bless po sa inyo. Sister Dinet Sosa, good morning po. Dyan po sa Biga Church of Christ, dyan sa Tansa, no? Si Brother Manny Valencia, dyan po sa Bethany Church of Christ. God bless po sa inyo. Si Ate Nessie, yan. Good morning po, Ate Nessie. Ang Miranda Sunit, dyan po sa yan, sa Manena Church of Christ. Sister Dana Alisa Fidel, good morning po, Brother Gilbert. At sa lahat po ng mga kapatid natin by kay Kristo. Yan, ingat po tayo lahat. Ingat po, opo, dahil parang tumataas na naman po yung bilang po dyan po sa Metro Manila, no? Dito po sa amin sa Baguio, alert level 3 po kami, no, mga kapatid. Ingat-ingat po tayo. Si Brother Ken Otero, good morning everyone. Good morning, brother. Si Brother Roland Guillermo, good morning po sa ating lahat. Good morning po. At si Gerald Abella, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ana Abella Marco, mapagpalang umaga po sa lahat. Praying for healing for all the sick in the mighty name of Jesus Christ. Yan. Opo, thank you, Ate na. Ate Ana, God bless po. Sister Jeanette Pagulong, all the way from Hong Kong. Yan, good morning po. Sister Lali Calixto, good morning po sa inyo lahat, mga kapatid, kay Kristo Jesus. Good morning po. Si Jasmine Villegas, good morning and blessed day po, Pastor Gilbert. Good morning po. Ayan, sino pa po? Sister Jane. Jane Palapos Libid Kawili. Sister Jane, kamusta na po kayo? Good morning po.
Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sister Tets Tauyan, good morning po. Sister Tita San Jose, yan, dami na po nating kasama ngayon. Good morning po sa inyo. Sister Lydia Miguel Bakod, Evelyn Gonzalez Batralo, good morning. Sister Tita Anjo Nuevo, Marilyn Mahor, Lydia, yan, good morning po sa inyo. Yan, yan, sino pa po? Please like, share, and subscribe YouTube account. Yan, thank you po, Ate Ana. Yan, pinsan ko, ano yan, supportive tong aking mahal na pinsan. Yan, si Ate Ana dyan sa Laguna. Please like, share, and subscribe YouTube account of Pastor Gilbert Abella. Yan, and Gilbert Abella TV. Yan, thank you po, Ate Ana. Yan, pakipromote po natin po yung ating yung account po natin, no, mga kapatid, sa YouTube. Yan, good morning po. Pakishare lamang po itong video po natin dito lang po sa Facebook and dun sa mga kapatid po natin na malilate po, eh, pwede naman pong mamaya po sa YouTube na lang manood. No? Pwede naman ganun, mga kapatid ko. Okay, pag-usapan po natin sa umagang ito, it's about dito po sa Psalms 117 na may pamagat na The World is Called to Praise God. Yan, yan po yung ating tatalakayin. Tinawag ang sanlibutan, tinawag ang mundo para magpuri sa Diyos. Yan. Ito po'y konting talata lang po ito. Actually, dalawang talata lang po ito eh. Two verses. Pero tingnan po natin kung hanggang ilang minuto po tayo dito. Baka kaya po natin paabutin po ng 45 minutes po ito, mga kapatid. Okay. Sige po, yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. The world is called to praise God. Yan po yung ating pag-uusapan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay ginising mo, taglay po namin ang buhay at lakas upang minsan pa ikaw po ay patuloy na mapaglingkuran, patuloy na mapapurihan, patuloy na sambahin at patuloy na gawin ang mga bagay na nakalulugod Panginoon sa iyong pangalan. At patanapanalangin po namin na nawa'y kami po ay patawarin mo sa mga nagawa po namin mga pagkakasala upang kami po ay patuloy na maging karapat dapat sa iyong banal na harapan. Salamat po. At sa puntong ito, panalangin po namin, ikaw po nawa ang siyang manguna sa amin at nawa ang banal na santong espiritu ang siyang magbigay sa amin ng sapat na dunong upang lubos po namin maunawaan at maintindihan ang mga pag-uusapan po namin sa umagang ito. We really want to praise you, Father God, and we really want to bring back all the glory to you, Father God, to all the things that you have done in our life, especially the blessings that we receive every day, Father God, in our life. Thank you, Lord, for the privileges and the opportunity for us to serve you and for us to live once again this entire day na ikaw po ang siyang aming sasambahin at patuloy na mapaglilingkuran. Ikaw po at mga Panginoon ang maitaas sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning everyone. Yeah, good morning po sa bawat isa po sa atin. Dito po sa Psalms 117, dalawang talata lang po mga kapatid, two verses. Nang wika sa atin, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. No? Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Oh, ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko. Sa wikang English, praise the Lord, all you Gentiles. Ano po? Love Him, all you people, mga kapatid, for His mercy, kindness, for His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. So yan po yung ating mababasa po dyan. Tatlong bagay lamang po ito eh, mga kapatid ko. Para bagang yung may nag-iimbita, na parang ganun. Ito tatlong bagay. Paglimbawa, meron pong mga tournament or meron pong nung araw po kasi, di ba, pag may mga sayawan, di ba, may nung araw, siguro na-experience po yun. Pag may mga sayawan, kukuha po ng mga palapa ng nyug o palapa ng mga buk, palapa ng nyug, ano, puno ng nyug. Tapos babakuran po yung isang, let's say, sa akin po kasi, meron po kaming kuntawagin, playground, kuntawagin sa lugar namin. Paano yun? Pag may mga party-party, nung araw, mga 80s, 90s, 80s, batang-bata pa ako yun eh. Mga 90s, mga ganyan, yung mga early 90s. Yan. Ayan, ganun, no? Mga magbabakod ng ano doon, palapa ng nyug sa lugar namin.
Tapos ang mga nangunguna niyan, usually po yung mga barangay o kaya yung mga kabataan, kung tawagin sa panahon natin ngayon, mga SK, Sangguniang Kabataan, yung mga nangunguna doon. Tapos nung araw kasi, parang ang entrance lang, 50 sentimos. So, manggaan na nga, uupo ka na doon. Di ba? Sayawan eh. Ganon. Every ano yun? Every Saturday yun. Every Saturday yun. Ngayon, yung mga bata pa, ayan, kung ano-ano yung mga kinakanta, yung mga tugtog po doon. Ano po, mga kapatid. So, ayan, thank you sa aking mahal na asawa. Very supportive din. Ayan. Noong araw, di ba, ganun ang ginagawa. Tapos, ngayon ipopromote ito eh. Ipopromote itong party na ito. Eh, mga sayaw, di ba, ganun, di ba? Sa mga barangay natin, sa mga baryo-baryo. Ipopromote po ito sa mga kalapit na barangay. O, ganito, meron po kaming sayawan. Ganito, meron kaming party. Ganyan. Di ba, ganun. Tapos, nakalagay doon, what? Di ba, ganun. What? Tapos, when? Tapos, where? And, when? Di ba, mga kapatid ko? Yan. Ano? Yan, i-announce mo. May party. Kailan? O, sa ganitong araw. Tapos, where? Sa ganitong lugar. Yan, mga ganun, mga kapatid. Dito sa pinag-uusapan natin, parang ganun po yung sinasabi ng Biblia, ng Psalms 117, mga kapatid. Una, sabi dito, what? Yan. Ano? Ano yun? Merong anunsyo eh. Di ba? Merong anunsyo. Ano yun? Sabi doon, ang anunsyo is to praise the Lord. Ano po? Papurihan ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Yan, mga kapatid. So, dito makikita po natin na this psalm issues an invitation for, justifies, and expresses universal praise to the Lord. Ito po ay pangkalahatang panawagan, mga kapatid. Pangkalahatang panawagan sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo, ano po, na ibalik sa Diyos ang pagsamba, ang pagpupuri. Yan po, mga kapatid. Ito po ba'y libre? Hindi kagaya nung ginamit kong illustration. Siguro na nakuha po natin, na-gets po natin yung ginamit nating illustration kanina. Na doon, pag may mga sayawan, mga party-party sa mga baryo-baryo sa lugar po natin, siguro naranasan po natin yan, di ba? Sa amin ako, naranasan ko, may 50 centavos, yan. Mag-ano ka nun. Tapos may tatatak yan, tatatakan ka pa. O, pasok ka na. Ayun, tapos may mga barangay dyan na nakapalibot, na nagbabantay, ano? Yeah, pasok ka na. Oh, dati po nung sa amin, meron pang mga artista 'yan eh, yung panahon po ng bagets. Okay, may mga artista pong pumupunta 'yan. Yeah, andiyan sila noon. Ay, siyempre, mga bata pa ako noon eh, mga siyempre mga tisoy. Hindi pa ganoon ka ano, na siyempre wala pang cellphone, yung mga Cameron, yung mga Kodak na kung ilang shots po 'yan, 12 shots, 24, 36 shots. Tapos meron pang free na 2 shot, 'di ba ganoon? Ay, ganoon kaya yun, kaway-kaway po dun sa mga batang 80s, batang 90s po niyan na naranasan po 'yan, mga kapatid. So, ganoon, siyempre, magbabayad ka 50 tapos pwede ka na sumayaw. O meron pang ano diyan, meron pang special na ano 'yan, sayaw, eh. Halimbawa, kung halimbawa ang sweet, alam niyo yung sweet, yung bang hindi yung magaslaw na sayaw, kundi sweet lang yung kakapit yung babae sa iyo, 'yan ikaw hawak sa balakang. Ganoon, sweet. Special po yan. Sa amin, special kung tawagin eh. Magbabayad ka, patutugtugin mo ito. Ayan. O kaya, pag gano'n naman, dance for all. Yan, sayawan para sa lahat. Kung kapag meron kang nakita na babae, na ispatan mo, na gusto mo siyang isayaw, ayan, lalapitan mo siya. Di ba? Lalapitan mo siya. Sayaw tayo. Kung gusto niya, tatayo siya. O si sayaw kayo. Dance for all. Yan, mga kapatid. So, noon, of course, may mga, kahit nga ngayon, pag may mga pupunta ka sa mga nightclub, syempre, hindi naman natin pinopromote yan bilang mga Kristiyano na tayo. Ano po, ang nakakalungkot, may pag mga ganyan, syempre, yung away, gulo. Of course, ay hindi natin pinopromote bilang mananampalataya. Ginamit ko lamang pong illustration para po dun sa mga panawagan, sa mga anunsyo, na sa panahon po natin ngayon, spiritually speaking, ang Diyos ay nananawagan sa bawat isa. Para ano? Para sambahin siya, paglingkuran siya. Kaya sabi niya, what? Ang sabi po dito, praise the Lord. Ang sabi po ng verse 1 and verse 2, mga kapatid ko, to praise the Lord. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud Him, all you peoples. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever.
Praise the Lord. O, yan po yung sinasabi. Kaya tayo po ba ang tayo po bilang isang individual, bilang isang Kristiyano or mga tao, kilala po natin. Kaya itong message po natin, i-general natin, mga kapatid ko. Ikaw po na hindi pa mananampalataya, ikaw po na isang tao na nilalang ng Panginoon, nilalang ng Diyos, ikaw ba ay pumupunta? Ano po, ikaw po ba ay sumusunod? Ikaw po ba ay, di ba, yung panawagan niya, kumbaga, tinitake mo ba as an opportunity for you to bring back all the glory to Him as your Lord and Savior, as your Creator, no, mga kapatid? Ito panawagan po kasi, mga kapatid ko. Kaya nga sabi po, mga kapatid, maliwanag eh, na itong Psalms 117, ito po'y, sabi nga eh, pinakamaikling talata dito po sa Lumang Tipan, dito sa, actually dito po sa awit, mga kapatid ko, na makikita po natin na talagang maikli pero meaningful, maikli pero meron pong dating. Kaya nga sabi dito, Psalm 17 is the shortest verse of the Psalms, mga kapatid, but it presents a wonderful message, no, the merciful kindness. Ano po, ito po yung sinasabi po dyan, yung salitang Hebrew po is ginamit po dun is chest or chesed. Ano mga kapatid? Doon po sa verse 2. Ano po? Of God has implications for all nations and extends to all space and time. So therefore, ano po ito? What? Oh, ano po? This is a letter for an invitation for us as children of God. No mga kapatid? Bilang nilikha niya. Nang wika sa atin, what? Praise the Lord. Sumamba. Magpuri sa Panginoon. So ito po yun. Kaya wag natin pong aalisin po at wag po nating kumbaga aalisin sa buhay po natin ang isang mahalaga na gawain natin bilang mga tao, bilang tao, bilang Kristiyano, bilang nilikha ng Panginoon. Sapagkat yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi ko nga lagi, the reason of our existence is not just to live on this earth, but to praise the Lord, to serve the Lord. That is the main reason of our existence. Magpuri, maglingkod tayo sa Diyos. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Binigyan lang tayo ng yung karapatan, ng pag-asa. Nung tayo mga bata pa, hindi mo alam kung bakit nandito tayo eh, di ba? Hindi mo alam kung bakit nandito kayo. Nung bata ka pa, nung umiiyak-iyak ka, uwa, di ba mga kapatid? Hindi mo alam kung bakit eh. No? Nung dumating lang po yung panahon na nagkakaroon ka na ng isip, ano po, nagmamature na yung isip mo, doon mo na naliliwanagan, doon po nakikita at doon mo naiintindihan na meron palang purpose kung bakit ako nabuhay sa mundong ito. No, nung mga bata tayo, ako personally, nung bata ko, wala naman akong buwang, laro lang dito, laro lang doon. Dahil, kumbaga, nung panahon ng bata pa tayo, yun ang nakagisna natin, laro dito, kung ano man laro. Ano po, may nagtuturo sa atin, di ba? Nung mga bata pa tayo, may nananalangin sa atin. Yung mga magulang natin, tinuturuan nila tayo manalangin. Kung anong ituro sa atin ng mga magulang natin, hindi mo alam, sige, sunod ka lang ng sunod. Di ba? Sunod ka lang ng sunod. O, nung araw, nung kapag nananalangin kami, lagi sinasabi ng nanay namin, no? Sige, mag-pray kayo, nakaluhod kami. Tapos meron kaming sa harapan, merong kung ano yung nandiyan, na merong pong sunflower dito na sa kanya. Oh, pikit kayo, manalangin kayo pagkagising niyo, merong pera diyan sa niluluhuran niyo. Oh, binibigyan, may mga singko na nandiyan. Pagkagising namin, pagkatapos manalangin. Oh, may singko nga oh. Oh, totoo kaya nawiwili kami manalangin noon, oh. Magpipray tayo. Gabi-gabi yung bata pa kami. Kung ito nagkakamali, kung ang edad ko po mga 6 na taon pa lang ako noon. Yung mga kapatid ko, ilan pa lang naman kami noon, siguro mga 2-3 pa lang kami. Ano po? So, ganoon na nga, tinuturuan kami manalangin. Oh, willing kayo manalangin, oh. Ngayon, pag wala na siyang panglagay doon sa ano namin, pag wala na siyang 5 o G's, o yun, mga centavos na ganyan. Parang tinatamad kami manalangin, no? Panahon na yun. Pero ang point ko lang, ano po, hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa mo o kung ano man. Pero sa'yo, siyempre, utos ng magulang, gawin mo for the sake of, ma-please mo siya, gawin mo yun. Otherwise,
papaluin ka niya. Yung mga yung araw na yun, ano pa lang, wala pa yung mga ganito, ng mga ilaw-ilaw na malakas yung ilaw, kuryente. Araw, sa amin po, gasera lang. Kaya pag ginanon mo yung ilaw mo, pag umaga, ang itim. Kasi gasera nga eh. Ganun ang buhay, mahirap talaga. Pero ang point lang natin mga kapatid, ano po, habang tumatagal ang panahon, lumilipas ang panahon, nagbamature tayo, lumalawak ang isip natin, nabubuksan ng ating mga pananaw, yung ating mga kamalayan, yung ating mga kaisipan. Doon po natin naunawa, naiintindihan po natin, ah, ito pala. Ang dahilan pala kung bakit ako nabubuhay dito sa mundong ito is para ibalik ang paglilingkod sa Panginoon. And sa kabila po noon, naiintindihan mo na, oh, tama ba yung itinuro? Mali ba yung itinuro? Okay ba yung itinuro? Ang naiintindihan mo yun, nabuksan yung ating isip para buksan ang ating Biblia para marinig ang salita ng Panginoon at para ipaunawa sa atin ang totoo at tunay ano po, na sinasabi ng Panginoon. Kaya ito po, panawagan po ito. Dito po sa aklat ng mga awit, ang mga Israelita nagkalat-kalat na po yan noong mga panahon nila. Nagkalat-kalat na, nagwatak-watak na. Well, of course, itong panawagan na ito, hindi lamang po sa mga Israelita, kundi sabi nga po dito, sa lahat ng bansa. Noong nawika po sa atin dito mga kapatid, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Eh, ano sinasabi po ng Roma? Meron po sinasabi ng Roma dito po sa Roma 15:11. Tingnan po natin. Check po natin kung may mga Biblia po kayo. Roma 15:11. Ang wika po sa atin ay ganito. At sinabi pa rin, kayong mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Tayo po, bilang mga, hindi naman tayo, literally, hindi naman po tayo mga Israelites o mga kabilang sa bayan ng Israel. Tayo po yung mga Gentiles tayong lahat. Kung hindi ka Israelita, ikaw po automatically, literally speaking, ikaw po ay Gentiles. So pag sinabi natin Gentiles, ibig sabihin, wala sa iyo talaga ang presensya ng Diyos. Ay, what I mean is, you know, hindi ka binibigyan ng prioridad ng Diyos. Ano po? I'm talking about doon po sa Old Testament, no? Hindi ka, pag ikaw hintil, hindi ka bibigyan ng prioridad ng Panginoon. Kasi ang pinaprioritize niya, yung kanyang bayan. Ano po, ang tinutulungan niya at ang pinagpapala niya, yung kanyang bayan. Walang iba, kundi yung Israel. Ganun lang po yung kasimple. Pinag-aralan na po natin yan. And since tayo po yung mga hintil, walang care, walang pakialam ang Diyos sa atin. Bagaman nabuhay ka, nag-exist ka, okay, sige. Pero kung tayo po yung nabubuhay sa panahon ng lumang tipan, uutusan pa ng Diyos ang mga Israelita para patayin ka. Ganun po ang labanan kasi. Ganun po ang kalakaran po ng lumang tipan. Pero pagtungtong po ng bagong tipan, of course, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, pantay-pantay na. Wala nang discrimination. Ano po, God does not show favoritism at all, mga kapatid ko. Lahat pantay-pantay na. Kung ikaw po'y bayan ng Diyos, kung ikaw po'y isang Israelita, kung ikaw po'y isang Hudyo, lahat po pantay-pantay na because of the Lord's grace, because of God's love. No, yan po pantay-pantay na. Kaya dito makikita po natin, sinasabi po dito ng wika sa atin at sinabi pa rin, kayong mga hintil, referring po ito dun sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo po ito, sa mga ika nga eh, hindi Israelita. Sabi dito, kayong mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon, ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. So ito po yung sinasabi po dito mga kapatid. Kaya ano pang sabi po doon sa 14:11 po ng Roma? Sa 14:11, ganito ang wika po sa atin mga kapatid. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Ito po mga kapatid. Kaya maliwanag, ito po'y panawagan sa bawat isa po sa atin that we should give our strength, our life toward the Lord in, sabi nga, in praise and worship, ano po, sa ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kaya dito makikita natin, ito po yung panawagan. Sabi natin, what? Ano ito? Sabi diyan, praise the Lord. It is an announcement to praise the Lord. Ito po yung panawagan ng Panginoon para sambahin siya. Sino po ang sasamba? Yung mga Israelita lang po ba? Hindi po. Dito pa lamang po sa awit, sinabi na
na ang sasamba ang lahat ng bansa. Whether ikaw po'y Hudyo o hindi Hudyo, whether ikaw po'y Israelita o hindi Israelita, whether ikaw po'y bayan ng Diyos o hindi bayan ng Diyos, eh, sabi dyan ay panawagan para sambahin at purihin ang Panginoon. Mga kapatid, napakapalad po natin. Sapagkat ikaw at ako ay binigyan ng kaisipan at binuksan yung isip natin ng Panginoon. Para malaman po natin na sa pagkakataon ito na ang Panginoon ang siyang sambahin natin. Tandaan po natin, sabi ko kanina, ang sabi ng Biblia, remember your Creator in the days of your youth. Diba? So mga kabataan natin, no, sa iglesia natin kinabibilangan, sa church natin kinabibilangan, may mga kabataan po tayo, no, mga kapatid, ini-encourage din ng mga kabataan po natin, we should remember our Creator in the days of our youth, no, habang tayo po ay mga bata pa, ano po, bigay natin ang ating lakas, ang ating buhay, no, kasi mas maganda yon nung bata ka pa, na-realize mo na, nag-mature ka na kung ano ba yung dahilan, kung ano ba yung rason ng kung bakit nandito ka sa mundo. Yan po yun. What? Ano po yun? Ito po yung anunsyo. Sambahin ang Diyos. Mapalad ka dahil nakakilala tayo sa Panginoon. Mapalad po tayong lahat. At nawawag po nawa mawawala sa bibig natin ang pagpupuri, ang pagsamba, ang mga awit na mga papuri sa Diyos. Kasi yun po talaga ang dahilan kung bakit tayo nag-exist sa mundo ito. It's our number one, no? Number two, why? Bakit? Diba? Why? Eh, sabi ko doon, panawagan eh. What? Why? Eh, doon po sa mga anunsyo, diba? What? Where? When? No, where? Ganun mga kapatid. Three W's and kung ibang mga gawain, meron pang how and one H, diba? Four W's, I think ata, meron pang ano, what, where, when, what, where, when, meron pang time eh. Tapos, time, tapos how. Ayan gano'n mga kapatid. Meron pang mga gano'n na, tapos meron pang why. Ayan gano'n mga kapatid. Dito, tatlong W. Kanina, what. Ngayon po, why. Bakit. O, generally speaking, tayo pong lahat ay kinatawagan para sambahin ang Diyos. Ngayon, tanong, bakit or why? Siyempre, pag sinabi po nating why, of course, siyempre, bakit? Ano bang purpose? Anong dahilan? Bakit? Ganon. Because, sabi dito, sumasamba tayo because for His unfailing love. Ang sabi po ng verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas, purihin si Yahweh. So, ito makikita natin dito na, ang sabi po ng verse 2, for His merciful kindness, His great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. So, bakit? Dahil sa Kanyang pag-ibig. Wala na pong iba. Ano po, binabalik natin sa Panginoon, binabalik natin sa Diyos yung Kanyang kadakilaan, binabalik natin ang kapurihan because of His love toward us. Ang sabi po ng Biblia. Kaya maluwanag po sa bawat isa po sa atin. Kapag tayo po ay pumupunta sa mga kapilya na ating kinabibilangan, kapag tayo po, meron po tayong dalawang uri ng pagsamba. Meron tayong pagsamba individually at meron tayong pagsamba corporately. Ano po, sumasamba tayo, we can worship, we can praise the Lord, ano po, on our own, sa sarili po natin, ano, kahit ikaw lang mag-isa, you can worship the Lord, mga kapatid. At meron pong nais ang Panginoon na nasasamba tayo corporately, sama-sama. Bilang mga Kristiyano, bilang mga niligtas ng Panginoon. Every Sunday, meron po tayong meron po tayong schedule. O, sasamba corporately. Ay kasama kayo mga kapatid. Ano po? That is our divine appointment sa Panginoon. Yan po yung divine appointment natin. Every Sunday, yan po yung nilagay po natin na schedule. O, sama tayo. O, maliban pa dun sa mga fellowship natin. But definitely, kung bakit sabi po dito, why? Because of His unfailing love. Dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung bakit tayo sumasamba sa Kanya. Dahil sa Kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Na ang wika nga po mga kapatid, doon po sa 100 verse 5. Di ba? Ang sabi ng 100 verse 5.
Anong sabi po ng 100 verse 5? Ng Psalms 100 verse 5. Nang sabi dito, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. O, yung pag-ibig niya, walang hanggan. Ano po? Unfailing love. Walang hanggan. Walang katapusan. Kaya kung bakit tayo sumasamba, not because of who we are, but because of who God is sa buhay natin. Sino ba siya sa buhay mo? Ganun lang po mga kapatid. Kung ikaw po ay madalang lang sumamba, dumalo sa gawain, posibleng ganun din ang pagkakilala mo sa Diyos. Don't get me wrong, my brothers and sisters. Kung ikaw po ay, ano man ang mangyari sa buhay mo, ang dami mong mga nararamdaman, ang dami mga problema sa buhay mo, pero dahil ikaw po ay talagang kinumit mo na yung buhay mo sa Panginoon, ano man ang mangyari, sasamba ka, aatin ka ng gawain. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya nga, gaano po ba kalaki, gaano po ba kalawak, gaano po ba kalalim ang ating relasyon sa Diyos? Ano po? Kung mababaw lang ang relasyon mo sa Panginoon, hindi kita masisisi kung sa isang buwan, isang beses ka lang dadalo sa gawain. Mababaw lang eh. Ayun po mga kapatid. Pero siyempre, dapat nating palalimin. Ibig sabihin, dapat nating sikapin po na ano man ang mangyari, sisikapin ko na dadalo ko sa pagtitipon, dadalo ko sa gawain, dadalo ko sa pagsamba. Ano? Dahil ang Diyos hindi nagsasawa sa akin. Tandaan po natin, huwag tayong mag-expect ano po, na ikaw ay ang buhay natin. Parang ganito ang problema eh. Nag-expect tayo na ang Diyos ay maging full-time sa atin, pero ikaw naman hindi naman full-time sa Kanya. Oh. Diba? And ito nga yung unfair. Kahit na hindi ka full-time sa Kanya, ang Diyos full-time naman din sa iyo. Laging full-time sa iyo. Diba? Yun po mga kapatid. Gusto mong, diba? Gusto mong pagpalain ang buhay mo. Pinagpapala ka ng Panginoon. Pero ano po, tingnan natin. One way or another, tingnan natin yung ating sarili. Ano po, kumbaga tantsahin natin, timbangin natin yung sarili natin. Diba? Ako ba ay, ito bang last year, naging aktibo ba talaga ako? Or kung gusto ko lang dumalo, dadalo ako. Siyempre, huwag natin pag-usapan yung pandemic. Alam naman natin po yan, yung pandemic eh. Ano ang ibig sabihin? Nung mga nakaraang mga panahon, na naging aktibo ba ako? Every Sunday ba dumadalo ako? Or every Sunday kinakatamaran ko? Hindi, sa susunod na lang ako atin. Kasi sarap pang matulog eh. No, di ba mga kapatid? So pag-aralan natin, pag-isipan natin maigi yun. Kung bakit tayo sumasamba? Kaya sabi dito, why? Because of God's unfailing love. Dahil sa Kanyang walang hanggan at walang katapusan na pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Doon po natin tatamahin, doon po natin titimbangin. Kung ikaw po ay palasamba, every Sunday dumadalo ka, ibig lang sabihin, talagang andoon yung puso mo talaga, Lord. Ikaw, Lord, ang dahilan. Pero kung ikaw po ay, alam mo yun, parang, tingnan mo din, tamad ka lagi, gusto mo eh. Tapos nakatingin ka lagi sa tao eh. Ayoko nung mati, ayoko nang katabi yung si ganito, ayoko nang mapakinggan yung si ganun, ayoko makita si ganun, ay wala. Wala mangyayari sa buhay mo pag ganun. Ano mangyayari po nun? Nakatingin ka sa tao and hindi natin kayang i-please ang lahat ng tao at hindi kanya posibleng kayang i-please kung ano yung gusto mo at ina-expect mo sa kanya. Hindi po natin kayang i-please. Ikaw ba, halimbawa, meron ng tao na nakakainis yan. Tandaan mo, hindi mo ba rin ba natanong sa isip mo na may mga tao din bang naiinis sa akin? No, di ba? Nagiging ano lang tayo, nagiging one way lang. Yung bang, kung ano lang yung iniisip mo, ini-entertain mo kung ano yung nararamdaman mo. O, hindi mo ba natanong sa isip mo na may mga tao kayang naiinis din sa akin? Kasi iniintindi mo lang, iniisip mo lang yung nararamdaman mo sa kapwa-tao mo. Baka posibleng yung kapwa-tao mo, may mga tao din, may mga kapatid din na naiinis din sa'yo, naaasar din sa'yo. Pero hindi nila tinitingnan yun dahil alam nila, kapatid ka sa pananampalataya, at alam nila na nakapokus sila sa Panginoon, kaya dumadalo sila. No? Pero sa totoo, meron ka rin nagagawa, meron ka rin nasasabi, meron ka rin kahinaan na nakikita nila na kung bakit sila naiinis din sa'yo. Pero kumbaga sineset aside nila yun dahil ang nakatuon nga sila sa Panginoon. Tapos ikaw ngayon, hindi ka dadalo. Ay, kasi ganito, kasi ganun. O, di ba? Eh, tanungin din natin. Salaminin din natin yung ating mga sarili. Baka naman tayo din naman eh. Kung naiinis tayo sa isang tao, baka naman sa atin meron naiinis dalawang tao. Nag-gets natin ng point.
Real talk lang to ito mga kapatid na. Real talk lang po ito. Kasi yan po yung problema eh. Kaya kung bakit tayo sumasama, sinasagot lang natin dito yung salita na tanong na why, bakit. Ano, sumasamba tayo, hindi sa katabi natin, hindi sa harap natin, kung sino man yung nandoon, kundi sumasamba tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Could you imagine, because of His love toward us, sa atin po, especially sa iyo, sa akin, ano po, inibig ka niya. Sa totoo, hindi naman tayo kaibig-ibig. Hindi naman po tayo deserving sa salvation. Hindi naman tayo talaga deserving sa mga kabutihan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Why? Because we are all sinners. Makasalanan ka, makasalanan ako. Pero dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos na walang maliw, walang kupas, hindi nawawala, hindi po nagbabago. At yan po yun, yung kanyang faithfulness. Great is thy faithfulness. No, yan po mga kapatid, ang sinasabi ko dito. Kung bakit tayo sumasamba. Lord, salamat. Dahil kahit Panginoon na ako'y mahina, kahit na nakakagawa ako ng kasalanan, Panginoon, kahit na gumagawa ako ng mga bagay na malit, hindi na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Ano po, despite of that, Father God, you are still there, Father God. In your presence still there, Father God, to express your love toward me, toward us. No, patuloy na pinaparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Even though mahina tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan, nakaka-offend tayo sa iba, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti sa harap ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan, walang kupas, hindi nagmamaliw, hindi natatapos. At yan po yung dahilan kung bakit tayo laging sumasamba at nagpapasalamat sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo po'y nag-worship sa Panginoon, it's not about us. It's not about us. Hindi sa iyo at hindi sa akin. But it's all about God. It's all about Jesus kung bakit tayo sumasamba. Hindi sa akin, hindi sa ibang tao, hindi sa iyo, kundi para sa Diyos. Hindi para mabigyan ka ng compliment. Hindi para, ano po, mapansin ka, oy, si brother, si sister, Brad, ang ganda ng ang ganda ng ano mo, ang ganda ng suot mo, ang ganda ng sapatos mo. Ano po, pag sumasamba tayo, pumunta tayo sa kapilya, it's all about Jesus Christ. It's all about God. Ano po, na pinaramdam sa iyo kung gaano kanya kamahal. Mga kapatid, ang mga damit, panglabas lang yan eh. Pero ang tinitignan ng Panginoon, yung kalooban natin, totoo ba talaga tayo na sumasamba? Di ba sabi naman ng Biblia, ano po, sinusubukan na talaga tayo kung meron pong mga matuwid na mananamba. O, di ba, tingnan nyo po, basahin po natin. O, dun po sa awit, kung meron kayong mga Biblia. Dun po sa awit, chapter 53. O, ang sabi po ng banal na kasulatan. Ayan ang mga kapatid ko. Yan. verse 2. Check nyo po mga kapatid. Chapter 53 verse 2. Anong sabi po ng awit? Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Oh, maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Diyos nakatingin kung tapat ka pa talaga sa pagsamba sa kanya. Ang Diyos ang nakatingin, nakatunghayan, tinitingnan niya. Oh, tiga, tama ba yung ano mo? Ay, sabi ko dito, mga kapatid, oh, no? Eh, anong nangyari? Yung sagot, sa verse 3, ngunit kahit isa, ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama lahat sa kanila. Oh, kaya tinitingnan tayo ng Panginoon. Eh, sa buhay po natin, ano mga kapatid ko, na ang Panginoon ang mabuti sa atin. Kahit nasabihin natin na nakikita ng Diyos, alam ko na hindi ka tapat sa sinasabi mo. Alam ko na hindi ka tapat sa ginagawa mo. Alam ko na hindi ka tapat na kung bakit nandito ka lang dahil meron kang sisingilin. Kapatid, kung bakit nandito ka lang kasi gusto mo lang makita yung crush mo. Ano, kung bakit nandito ka lang kasi gusto mo lang makatakas sa bahay mo kasi ang dami mong gawain. Kung bakit nandito ka lang kasi nag-away kayo ng mag-asawa kaya nandito ka ngayon. O mga ganun mga dahilan, kasi alam ng Diyos eh, hindi natin pwedeng pagtaguan. Sorry to say, sorry to say, posibleng ganun. Yeah, punta na nga lang ako sa chapel, kasi ganito. Kapatid, di ba? Mga ganun, meron palang pinapagawa sa iyo, iniiwasan mo na yung pinapagawa ng mga magulang, pupunta na lang ako sa chapel, mga kapatid. Yung mga ganun, I hope hindi yun, mga kapatid. Sana hindi yun, mga kapatid. Kaya, kung yun man o hindi yun, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Mas sinasabi ng Biblia, tinitignan niya kung yung may mga, sabi dito, kung mayroong marunong at tapat sa kanya, ano po, na nananambahan. Oh, maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. So,
Napakasarap magpuri at maglingkod sa Diyos. That is for sure, mga kapatid ko. Sigurado po yun. Oh, sabi po ng mga, ang dami ng mga nagko-comment. Masabi ni Ate Ana, Abelia Marco, everyone has turned away. Ano po, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Doon po sa Psalms chapter 53. Di ba? Sabi po, verse 3. Sabi doon, all have sinned. Sabi po dyan. Lahat po'y nangalap, nagkahwatak-watak dahil po sa kanya-kanyang mga gawain, no, mga kapatid. Yan. Ano pa? Sabi dito, napakasaya po ang maglingkod sa Diyos. Pag ginawa, ano po mo ito sa buhay mo at lagi kang susunod o sumusunod, ano po, magaan ang buhay mo, magaan na may kapayapaan, kalakasan at ano po, kagalakan ng isang isang kayamanan na hindi kayang bilhin. Ano po? Yan. Na ang pera, kapag nasa Diyos ka, alam mo ang sabi ito, katungkulan mo, dahil kailangan ibalik natin sa Diyos ang pasasalamat, ano po, at pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Amen. Thank you po, Sister Lydia Miguel Cruz. Amen on you. Yung comment nyo. Ang sabi pa dito ni Ate Ana, good. God looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand and who seek God. No? Yan, yung NIV version, dun po sa Psalms chapter 53. Ito, sa Colossians 3:23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, ang sabi ni Sister Berna Comandante Gail. Good morning po sa bawat isa. Ito mga kapatid, bibiran niyo po na napahaba po itong Psalms 117. Kasi yun naman talaga eh. No, ito po kaya why? Bakit tayo nagpupuri? Ano po? Bakit tayo sumasamba? Dahil sa kanyang kabutihan. It's not about us, but it's all about God. It's all about Jesus. Pag pumupunta tayo sa kapilya, hindi po, wag nating hanapin makukuha natin. O meron ba ako dito? Meron. No. Pag pupunta tayo sa kapilya, dapat isipin mo lagi, ito po yung para sa Panginoon. Eh, mga kapatid, nakakalungkot nga minsan. Ano po? Pupunta sa kapilya, tapos andun lang sa labas, andun lang sa gate. Ano po? Andun lang sa Sunday school area, o andun lang sa kusina, o kung saan man, palakad-lakad. Eh, masasabi mo bang pagsamba yan? Hindi po pagsamba yan. Ang pagsamba, doon ka sa loob, no? Doon ka sa loob. Upo ka roon. Of course, syempre, yun po yung isa sa mga definition natin na talagang totoong pagsamba. Maliban pa doon sa, andun ka nga sa loob, sabi nga eh, yung katawan mo present, pero yung isip mo, ano, absent, di ba? Ikaw ay physically present, but mentally absent, di ba? Ganun, may mga ganun naman, oh, mga kapatid. Pero hayaan na natin yon dahil kaysa naman po, kapatid, I'm not saying na okay naman pala pastor na okay lang naman na nakaupo ka lang doon tapos kahit na yung isip mo malayo. O sige, bigyan na natin ng ano yun. Bigyan na natin katwiran. Kaysa naman po yung palakad-lakad ka doon. Kapatid, kaysa na naman yung palakad-lakad ka doon sa vicinity po ng kapilya. O kung saan saan ka, nakaupo ka doon sa labas o ano doon ka sa Sunday school era, nasa kusina ka. Oh, bigyan natin ng ng benefit of the doubt. yung mga sabihin po natin na nandun sa taas tapos yung isip mo tumatakbo. Hindi ko kontrolado 'yun. Hindi ko kontrolado 'yun. Pero again, ang Diyos po ang nakakakita sa atin. Alam ng Panginoon po 'yun, mga kapatid. Yan po mga kapatid. So, dapat nating isipin kung bakit tayo sumasamba, hindi para sa iyo, hindi para sa akin, hindi para sa mga tao na nangunguna sa atin, kundi bakit tayo sumasamba? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Binabalik natin kasi po sa Kanya eh. Diba? Binabalik natin sa Kanya ang kapurihan. Binabalik natin sa Kanya ang pasasalamat. Binabalik natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa buhay po natin. Kaya nga lagi natin sinasabi, we should bring back all the glory to God. No po, ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Pinagpala Kanya, binigyan Kanya ng kagalingan, iningatan Kanya, tinulungan Kanya sa mga problema. Pinapagtagumpay ka sa lahat ng mga suluranin. Kung may mga negosyo, pinapalago ng Diyos ang negosyo mo. Napakaganda ng buhay mo, mga kapatid. Mga ganon. At pinakamaganda rito yung kaligtasan, mga kapatid. So ito po yung sinasabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon. That is why, ayan po yun. For His unfailing love. At pangatlo, who
O, ito naman na po. Alam naman na po natin po ito. Ayan, may mga nag-comment. Ang sabi ng kapatid ko, tayo lahat ay naglalaan ng oras tulad ng devotion na ito upang tayo ay matuto sa mga salita ng Diyos, na ito ay isang uri ng pag-anyaya sa paanan ng ating Diyos upang siya ay purihin, dahil ang Diyos ay ating dinadakila, hindi kung sino man alang-alang sa gawain ng pang-Diyos. Ito ay dahil hindi naka-address sa mga tao sa loob ng loob at labas ng iglesia. Ayan. Totoo yun. Ha? Sabi ni Ate Ana naman, mga kapatid, ayan, oh, yun, binasa niya po sa wikang Tagalog naman. Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya at nananambahan. Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita, lahat ay lumayo at naging masama lahat sa kanila. O yun, yun ang mabuting balita, Biblia, Tagalog version. Sabi ni Sister Mertod, life is too short, kaya maglingkod tayo habang malakas pa at kaya pa natin pumunta sa bahay-sambahan. Kapatid, may kilang buhay. Excuse, may kilang po ang buhay. Kaya hanggat maaari, inasmuch na magagawa mo for the Lord, do it. Inasmuch na makakapaglakad ka, magagawa mo na makapunta ka sa kapilya, do it, because our life is too short. Your life is too short. Ang buhay natin may click. Bukas lang, kahapon lang, malakas ka. Hindi mo alam ngayon kung anong mangyayari sa'yo. Let us always grab the opportunity for us to serve and to worship the Lord. Because our life, hindi po natin alam. We'll never know what will happen tomorrow. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya ngayon pa lang, grab mo yung pagkakataon ng bawat sandali. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw po ang nagbigay sa akin ng lakas. Maikli lang buhay natin. Maikli lang buhay natin. Oh, mga kapatid, oh, kaya yan, tulad yan. Halimbawa, si Prof. Salvador, pumanaw na po siya nung last Sunday. Nakikiramay po tayo sa Salvador family. Yan, professor po namin yan sa Manila Bible Seminary. At naging ninong pa namin po yan sa kasal nung kinasal po kami, Mr. Jessica. Ninong po namin yan. Advisor pa namin po yan. Nung sex yung class namin. Sinag-aral ako sa seminary ng 2004. Yan po ay, kumbaga sa yung professor namin ay talaga napakabuti. So totoo, napakahusay. Napakatalino ni Prof. Salvador, Dr. Salvador, Leonardo Salvador. Kaya nakikiramay po kami, ako po at ang aking sambahayan sa pamilya Salvador. Kila Pastor Joel Salvador at sa mga iba pang mga kapatid at mga apo. Yung mga apo ni Prof, dati naging kabataan ko rin yan sa seminaryo. Kasi naging youth minister po ako ng Seminary Hill, Church of Christ, dyan po sa MBS. So mga kapatid, ito si thank you, sabi ni yan, si Kuya si Kuya Nemi Nehemiah Salvador. Thank you, sabi niya. Ay, kiramay po kami, Kuya Nemi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun po, yan, professor ko po yan na si Prof. Napakabait, kumbaga doon lang po kasi sa sagit ng MBS. Magano, Prof. Oh, Gilbert. Prof, kumusta po? Okay lang. Ganun. Minsan nagpapa-pray pa kami sa kanya, Prof, pakipag-pray niyo po kami ganito. Napakahusay, napaka mababang tao. Yun po yung masabi ko, si Prof. Salvador. Ang dami namin natutunan. Naging professor po namin siya sa Bible History. Sa Bible History. Ayan, Bible Survey. Pinag-aralan namin. Meron po siyang tinuro po sa amin sa Greek. Nagturo din po siya sa amin sa Greek. Tapos konting bahagi lamang po ng Hebrew. Ay, hirap po yan. Kita niyo po, magiging teacher ka ng Hebrew. Mahirap po kaya yan. Mahirap na nga yung Greek. Mahirap na yung Greek. Tapos merong magtuturo ka pa ng Hebrew. Mas mahirap po yun. But take note, hindi po basta-basta po yan, mga kapatid ko. Ito na nga lang nahihirapan na nga lang akong mag-English kung paano ko i-construct yung mga English. Tapos Greek word pa. Tapos i-transfer mo into English. Tapos itatagalogin mo pa. Hirap po nun. Yan po yung professor natin, si Prof. Salvador. Kaya madami kami natutunan. Kaya saludo po ang mga estudyante na dumaan po sa paanan ng ating professor na si Prof. Dr. Leonardo Salvador. Yan sabi ni Penemi, salamat, thank you. So, purihin ng Panginoon. Kaya nakikiramay po kami on behalf of the Church of Christ at Pines na yan, pati yung family ko, nakikiramay po kami sa Salvador family po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at si Prof. ngayon ay okay na po, nasa langit na.
Tapos na po yung kanyang gawain dito sa lupa. Congratulations, Prof. Salvador. Napakabuting propeso at napakabait na mga kapatid. Marami kami natutunan dyan. Honestly, ako personally na ako natutunan sa kanya. Doon po po natutunan yung salita na yung salita po na yung sa Trinity. Doon po natutunan yan. Sabi niya, sa Trinity, sabi niya, explain Trinity, you will lose your mind. Ano po, deny Trinity, you will lose your soul. Kapatid, isipin mo yan ha? Diyan po sa akin na rin galing yan. Ipaliwanag mo ang Trinidad, maluloko ka. Kapatid, mababaliw ka. Hindi mo talaga maaari, talaga mahirap. Pero sabi niya, i-deny mo ang Trinidad, ano po, mawawala ang kaluluwa mo. Ibig sabihin, papahama ka. So, ibig sabihin lang, sinasabi niya, ano po, kung ano yung sinasabi ng Biblia, patungkol, kasi the word Trinity itself, wala po sa Bible. Pero i-deny mo ang Trinity, yung ibig sabihin, yung tatlo sa iisang Diyos. Ano po, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. I-deny mo yun. Apektado ang kaluluwa mo. Kasi, bakit? Tingnan mo ha. Let's say, halimbawa, usually ba, bakit ano ba yung dinideny doon sa Trinity? Di ba? Hindi naniniwala. May mga oneness, kung tawagin. O, oh, ito, doctrine po ito, mga kapatid. May mga oneness. Oh, galing yan si Prof. Sa mga ano namin. Pag nagturo yan, very practical. May maintindihan mo, maunawaan mo, kikilitiin ang utak mo. O nga, no? No? Ganun, mga kapatid. Eh, isipin mo, explain mo. Ano po? Explain mo ang Trinity, you will lose your mind. Maluloko ka eh. Mababaliw ka. Ano ba? Nakakalito eh. Pero deny Trinity, you will lose your soul. So, anong sinasabi niya? Ang sinasabi niya, paniwalaan mo ang Ama, Anak, at ang Espiritu sa iisang Diyos. Yung Godhead. Paniwalaan mo yun. Sampalatayanan mo yun. And that's it. Ano? At, kung i-explain mo naman yan, napakahirap. Aminado po yung professor namin yan. Napakahirap ipaliwanag. Pero sabi niya, ano po, mahalaga na nasa Panginoon ka. Si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao at iniwan niya ang banal na santong Espiritu pagbalik niya sa langit at ngayon nasa, new, nasa Holy Spirit ira tayo. Yan. Manampalataya, maglingkod tayo sa Panginoon. Yan po, doon po nanggaling po yung kung meron ako natutunan kay Prof. Ano, explain Trinity, you will lose your mind. Ano po, deny Trinity, you will lose your soul, kapatid. Kaya tayo po, bilang mga miyembro po sa Churches of Christ, tayo po yung mga Trinitarian. Naniniwala po tayo sa tatlong persona sa iisang Diyos. Ano mga kapatid? Okay? So, marami pang mga paliwanag po yun. Pero katla ko doon, mga kapatid. Okay, balikan po natin yung subject po natin. Itong subject po natin, number one, why? For His unfailing love. For His unfailing love, mga kapatid ko. At pangatlo, who? Sino? Una, ano po? What? Ito po'y panawagan, sambahin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Ano po mga kapatid ko? At pangalawa, bakit? Dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pag-ibig. Sino? Ito na po, walang iba. Mga kapatid ko, sino ang sasamba? All you people of the earth. Sino ang tinatawagan? Ang lahat ng mga bansa. Bakit tinatawagan? Para magpurit, magpasalamat, sumamba sa Panginoon. Sino ang tinatawagan po? Ang lahat ng mga bansa. Ang sabi po ng verse 1, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. So, sino po yung nakapaloob po dito? Ikaw po yun. Ako po yun. Lahat ng mga bansa. All you people of the earth, mga kapatid. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud Him, all you peoples. Lahat tayo, mga kapatid. Kaya, bilang mga tao, wala tayong pwedeng sabihin na hindi. Hindi naman ako ang tinatawagan, hindi naman ako ang iniimbitahan, no? Lahat po tayo iniimbitahan to worship the Lord, to bring back to all the glory to Him, mga kapatid. So ito po yung sinasabi po dyan. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, sumamba tayo. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Ano? Ngayon, dahil nga lang pandemic po, wala tayong choice. Dahil sinabi ng gobyerno, wala mo ng pagtitipon, wala tayong magagawa. Online tayo lahat. Diba? Online tayo. Pero kung naging lumuwang-luwang tayo, yung sitwasyon po natin, wala ka nang pwedeng dapat idahilan. Sumamba ka sa Panginoon dahil ikaw yung tinatawagan ng Panginoon. Tinatawagan tayo ng Panginoon. Tinatawagan tayo ng Diyos na ibalik natin sa Kanya ang kapurian at pagsamba. So mga kapatid, yan po yung ating tinalakay sa umagang ito. The world is called to praise God. Ang buong mundo, ang buong bansa ay tinatawagan ng Panginoon para sambahin siya. So, purihin ang Panginoon. Yan po yung ating tinalakay dito po sa Psalms 117. At bukas, pag-usapan natin ang Psalms
118. Yan, 29 verses naman po ito, mga kapatid. Okay po. So, yan. Amen. Praise God. Ang sabi ni Sister Sister Delia po ng bayan. Amen. Sabi ni Sister Mertud. Sabi ni Sister Mercedita Tubigan Capina. Amen. Sabi ni Sister Edna Sumanang Espiron. Amen. Praise God. Ang sabi ni Nanay Pina. Oh, yan. Nanay Pina. Ang pandemic ay patuloy na nananawagan na sumunod. Tama po ba? Na sumunod sa Diyos habang may opportunity na hinihintay, ano po, na ano, inihintay sa atin, naghihintay sa atin, ang bukas ay panganib, mapanganib, no, mga kapatid. So, grab na natin ang pagkain. Hindi mo alam, baka bukas makalawa, wag na wa mangyari, di ba? Na baka magkasakit ka, di ba? Hindi mo na makuha na dumalo sa gawain. Ngayon pa lang, gawin mo na. Ang magagawa mo para sa Panginoon, gawin mo, mga kapatid. Yan, mga kapatid. Thank you po. Amen. Ang sabi ni Sister Jane, Palapos Libid Gawili, Sister Jane, morning po. Yan, salamat po. Purihin ng Panginoon. To God be the glory, sabi ni Sister Mertud. Yan. Sister Narcy, Binalay Humbrubeno, blessed Tuesday morning po, Pas, and to every one of us. Good morning po. Yan, sabi ni Nemi, ni Maya Salvador. Oh, thank you. Yan. God bless po sa inyo. Ay kiramay po kami sa inyo. Okay, ano pa? Yan. Mga kasama natin, of course, yung mga kapatid natin dito sa Pines, Brother Jerry Dinilina, Brother Jerry Danganan, Sister Lorna Dasing, yan po sa Turin, Italy. Good morning po sa inyo. Kamusta na po kayo dyan? Sister Lorna Dasing, God bless po. Regards po sa mga kapatid po natin po dyan. Sister Mylin Opinion, Brother Noel Numbrique Pascua, good morning po sa inyo at sa lahat ng mga kapatid. Ayan, si Lucilda Padawan Sangkuya, yan, sabi niya Sangkuya, good morning po. Yan, good morning mga kapatid, at hindi ko na po maisa-isa po ang lahat. Okay, mamaya pagkatapos po nito, yung ating devotion, itong daily devotion, yung video na ito, itatransfer naman po natin doon po sa YouTube, no, para doon sa mga iba naman po. Ito naman po, pang kalahatan naman. Ano? God bless po sa inyo, at baka po, doon po sa inyo, baka hindi pa po kayo nakakapagpa-register, nakapagpa-subscribe. Meron po tayong YouTube account, ano po, na ang pangalan natin sa YouTube is Gilbert Abella. Gilbert Abella TV. Ano po, paki-visit po at pa-subscribe na rin po kayo. Like and share, ano po, and watch of course, and subscribe yung video na yun. Eh, marami po mga video po dyan, dun sa YouTube. Paki-visit lamang po, tapos mag-subscribe lang pa kayo mga kapatid. Suportahan po natin itong channel natin na ito, mga kapatid. Ito po ay ang content niya po is it's all about ministry. Ministry natin sa Panginoon, mga kapatid. So diyan po natin lahat ilalagay yung mga videos po natin, mga kapatid. Okay? So God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan naman tayo ng Panginoon at patuloy tayong maglingkod at magpuri sa Panginoon. Ano po? At meron pong shoutout dito. Pa-shoutout po kay Ate Azor Kapati. Yan, thank you for watching. Yan, good morning po. Ang sabi ni Sister Tets Tauyan. Yan, Sister Tets, dyan po sa Pampanga. Ano po, shoutout daw po kay Ate Azor Kapati. Shoutout po, God bless po, Sister Azor Kapati. God bless po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, pakishare lamang po itong video. And, please visit our YouTube account channel, Gilbert Abella TV. And please subscribe po, mga kapatid. Mamaya po, makikita nyo na po ito sa YouTube natin, mga kapatid. God bless everyone. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay nagkasama-sama sa aming daily devotion. Father God, thank you Lord for your grace and thank you Lord for your love toward us, Panginoon. Tunay Panginoon na kami po ay tinatawagan mo upang ikaw po ay sambahin po namin at kung bakit Panginoon, dahil ikaw po ay laging nagmamahal sa bawat isa po sa amin. Because of your love is unfailing. Hindi po nababago, hindi po nagbabago, hindi kumukupas, at hindi po nawawala. Walang hanggan ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Kaya kami pong lahat ay tinatawagan mo na sumamba sa iyo, magpasalamat sa iyo. Salamat Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Thank you Lord once again for the blessing. Thank you Lord once again for the life and the strength, Father God, that we will use this entire day, Father God. But once again, we will serve you, Father God. Salamat po. Tinataas ka namin. At patuloy na panalangin namin na i-comfort mo, Panginoon, ang Salvador family dahil sa pagpanaw, Panginoon, ng aming mahal na profesor, mahal na magulang, mahal na nagturo sa amin, Panginoon.
Lord, ni Prof. Salvador. Lord, naniniwala ko na siya po ay nandiyan na sa iyong piling. Salamat po sa kanyang mga ginampanan dito sa lupa. Ang dami pong mga natuto, ang dami mga na-bless, ang dami mga estudyante, Panginoon, na naturuan. Ang dami mga Kristiyano, Panginoon, na posible, Panginoon, na talagang tiningala po siya dahil sa kanyang husay sa pangangaral, sa kanyang karunungan, Panginoon. At talagang ang dami pong nag-benefits. Salamat po, Panginoon, kay Prof. Salvador. At ngayon po, Panginoon, nandyan na po siya sa iyong lugar, Panginoon. At ang panalangin namin, Lord, ikaw po ang mag-comfort sa mga kapatid namin, sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa mga apo niya sa tuhod, sa mga mahal niya sa buhay, Panginoon, na i-comfort mo ang kanilang kalungkutan. At ganun pa man, andun din po, Panginoon, yung kagalakan, Panginoon, dahil natapos na po ni Prof. Salvador ang kanyang buhay dito sa lupa. At ngayon po, Panginoon, ay nandiyan na po siya sa langit. Salamat po, Panginoon. At pagalingin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman at patuloy na tulungan mo ang mga nangabibigat ang luba sa kanilang mga pasanin at patuloy, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang kapurihan sapagkat ikaw po ang Diyos na hindi po nagkulang sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the blessing. Ikaw po ang tinataas po namin sa umaga nito. Sapagkat ang lahat ng ito'y aming sama-samang panalangin, mayroong kalakip na kapurihan at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon at naway patuloy tayong maglingkod. God bless everyone. Ingat-ingat. Keep safe. Keep healthy.